Yo, 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 what's up again mga kusot, mga karpintero, at mga karpintera, and you are now watching here again in our channel, Karpintero Pinoy TV, by GCS Woodwork. So, and guys, for today's video, isang kilalang vlogger ang magpapakuha sa atin, guys, no? So, hindi siya pwede i-mention. Pero siguro kung nakapalo kayo sa kanya, makikita nyo na itong gawa namin sa kanyang tahanan. So, hindi namin na-expect na magkakaroon kami ng chance na kumuha ng gantong karaming cabinet. Ang ginawa natin dito, guys, is main kitchen, dirty kitchen, office, guest room, cladding, bali, cladding dun sa wall and closet sa kanyang guest room. Then, napakalaking TV rack. Then, nakahang na wall cladding. Kung makikita nyo, maganda yun, guys. Abangan nyo yan. So, panoorin natin, guys. No, meron din tayong ginawa dyan sa kanilang bedroom 1 sa kwarto nung kanyang babaeng anak na closet din. Then, floating shelves. And sa bedroom number 2, meron din tayong ginawa dyan is, ang ginawa natin dyan is closet din. Then also, meron siyang floor to ceiling na cladding na ginawa natin na pinagapang din yung ilaw. So, meron din tayo dito sa master bedroom niya. Yung headboard niya, cladding din yon. So, may ilaw din. And also, wall cladding din dyan sa entrada niya. So, ganun din sa baba. Sa living area, meron din tayong mga cladding dyan. And also, walk-in closet. And TV rack again dyan sa kanyang master bedroom. So, ayun guys. Alam ko, nananabik na kayo at excited na kayo mapanood ang video na to, no? So, ano pa iniintay natin? Let's go! At ayun na nga, alam namin binuntahan ang kanyang tahanan para sildipin at sukatin ang mga gagawin natin mga cabinets dito. So, di namin expected na sa amin ipagagawa ang lahat ng ito. So, at that time, no, medyo ongoing pa yung structural and civil works dyan. And also, finishing works, painting. Pero mas maganda, advance na kami dito para ma-actual namin yung mga sukat na makita natin yung mga gagawin natin dito. So ayan, kung papansin nyo talagang maraming pang gagawin, pero kailangan na natin gawin to. At ayan nga guys, no? Hanggang sa taas meron tayong gagawin dyan sa master bedroom, bedroom 1 and bedroom 2. So may mga nangyayaring additional works dyan tulad ng mga cladding na hindi naman talaga dapat natin gagawin, pero sa atin ipinagawa dahil nagtiwala sa atin si client at ayaw nagawa naman natin yun ng matagumpay. So ayun guys, sisimulan na natin ng bakbakan dahil nasilip na natin ang kanilang tahanan at ready na ang karpinterong Pinoy sa ating gagawin bakbakan. Let's go! At ito yung master bedroom niya, guys. Nalalagyan natin ng walk-in closet. So, amahan nyo yun, guys, no? Mamaya-maya lang is darating na tayo dyan. At ito na nga, dumating na ang ating mga cabinet. So, partial delivery muna ang nangyari dahil yung iba is dyan na natin gagawin mismo sa site. So, ayun guys, no? Ayan, ina-assemble na natin. So, nauna natin is ang office niya. So, ayan yung office niya. Nagawa na rin natin. Pero may mga finishing touches pa na dapat gawin. At habang nasa office kami, nandito naman may bumabakbak naman dyan sa bedroom number 2. Yan ang closet at ang cladding nila na floor to ceiling.
So yung cladding na yun dyan is lalagyan natin ng strip light. So ito yung office, binalikan natin, no? So yan na siya, no? So okay na, nakaset na lahat. So ang gagawin natin dyan, kulang dyan is tatapanan lang yung mga sewang-sewang dyan na mga semento. So sila naman po provide doon kasi trabaho nila. Then proceed tayo sa walk-in closet niya. So ito yung walk-in closet niya, na-assemble na rin natin, guys, no? Ayun, okay na, na-set na rin pati mga drawer. Pero may kulang pa tayo dyan, guys. Maglalagay tayo ng filler dyan sa taas kasi ayaw ni client ng may sewang. And meron din yung mga ilaw, T5 dyan. And meron tayong glass shelves dyan. And glass para doon sa kanyang vanity dyan sa gitna. Mamaya-maya makikita nyo yun, guys, after natin matapos ang ating trabaho dyan, no? So ayan, guys, isang walk-in closet nya sa master's bedroom. So guys, nakikita nyo, no, wala talaga siyang door, no, kasi open lang yan. So next natin, guys, dito tayo sa master's bedroom din siya. Nandiyan yung TV rack niya. And etong closet na to is para sa bedroom number 1. So okay, ayun, guys, ito yung overhead ng closet sa bedroom number 2. So hindi pa rin natin nakakabit kasi medyo marami-rami yung ginagawa. So full blast yung tao natin dyan, no? Mamaya makikita nyo kung natapos natin yun, guys. So ito naman yung sa guest room nila, guys. So yan yung cladding, then nandyan yung bed, then ito yung closet nila sa kanilang guest room. So yan, guys, almost na tayo. Ito yung TV rack nila na sobrang haba. So meron tayong T5 na apat dyan as per design, as per drawing ng designer nila. So ayun, napakaraming strip na nilagay natin dyan, no? Napakahaba nyan. At ayun yung main kitchen nila. So yan yung main kitchen nila, guys, no? Makita rin, ano, L-type siya. Then meron tayong mga tall cabinet dyan. Then eto naman, guys, makita nyo yung mga cladding dyan, no? Yan, nasa likod ko yung cladding, hindi natin nasipin sa camera. So yan yung kitchen nila, main. And eto na, guys, yung bedroom 2 closet nila. So ayan na rin yung cladding, no? Natapos na natin. Ayan na yung ilaw, guys. Tignan nyo kung gano'ng kaganda. So meron lang tayo dyan retouching pa. Hindi pa siya totally finished. Mamaya makikita nyo kung gano'ng kaganda yan. And ito naman yung bedroom number 1 closet. So meron pa rin tayong kulang dyan at that time. So ayan yung vanity nila. So ayun, guys, yung cladding nila, oh, sa master's bedroom. And ito yung TV rack, wala pa yung backing nga. Ginagawa pa natin. So ayun, balik tayo dito sa walk-in closet nila, no? Ayan na, napiliran na natin. So wala na yung mga awang dyan sa itaas, nakakabera na natin. So ang kulang na lang natin dito is yung mga ilaw. So ayun na rin yung glass shelves nga, no? Ilaw and onting garage. So ito na yun sa bedroom nila, guys, yung sa master's bedroom nga, TV console. Pero lately nag-decide sila na palagyan ng backing para dun sa kanilang TV na naka-wall mount. So binago natin yan after that. So ayan, guys, push lock ginamit natin dyan. As you can see, no? Ang ganda, naka-seal na yan, silyado na yan. Kita nyo naman, guys, kung gaano ka sinsin yung ating trabaho. Ayan yung isa pang cladding nila na gina-laminate natin. So eto na, guys, yung walk-in closet nila. Eto na yung mailaw na siya, guys, nakabit na rin. So pasilip ko lang sa inyo, siya na yun siya. So diba, hanip. Ganda. So ayun, talagang matutuwa ang ating client pag ganyan kaganda yung mga ating gawa. Kaya sa mga gumagawa, dapat isa puso nyo yung gawa natin.
at isaalang-alang nyo ang inyong pangalan at syempre lagi kayong mag-pray kay God para bigyan kayo ng lakas at inspiration sa pagbuhay ng puso. Yun guys, yan yung walking closet na totally finished na yan. Ito naman yun sa bedroom number 1. Okay na rin tayo dito guys, yun yung vanity nyo. Ayan na rin yung vanity nyo, nakabit na rin natin. Okay na. And ito na po ang kanyang closet. So kung papansin nyo, may uka yung closet niya kasi yung kama niya is sakto lang dyan. So ayan yung naging side table na design na nakakonect sa closet. So ayan guys, no, tapos na tayo sa bedroom 1. Proceed naman tayo dito sa kanyang main kitchen. So ayan yung main kitchen niya, no. Meron tayong drawer dyan, ang pintuan. So ayan guys, so kung sino nakaready na lahat dyan, pati mga electrical nila outlet nandyan na. Ayan yung mga saksakan. So finish na rin tayo dyan, no. Nasilat na rin natin ang loob. At ito guys, no, kung mapapansin nyo yung granite nito, sobrang laki. So ayan, no, napakalinis ng ating kitchen sa main na ginawa natin dyan. So ayan guys, napakakintab, di ba? So ayan, ano kayang masasay nila dyan? Napakahusay ng mga nagagranite natin. Shout out nga pala kay Rolito. Nag-granite dyan sa ating proyekto na yan. At ito na yung sinasabi kong wall cladding sa na naka-oval na sa itaas. So Spider-Man tayo dyan guys, yung ginagawa natin ay scaffolding. Meron yung mga pin lights dyan, yan pinopen na natin, so para makita nyo rin. So sobrang solid ng tira natin dyan. So ayun guys, sa mga edges, sa mga dugtungan ng laminate, so kasi yan is parang nasa 3 meters yan, walang dugtungan makita. So ginawa natin is retouching na. So ito yung bedroom 2, tapos na guys. Ayan, as you can see, na-retouch na rin lahat at wala na talaga tayong babalikan dyan. Talagang solid na solid yung gawa natin dyan guys, no. So ang galing din ng pagka-design ng architect nila, talagang sinamaan din natin ng husay sa paggawa. So ayan guys, no, kung nakikita nyo, kakaiba sa iba. So ayun guys, natapos na tayo dyan, balik tayo sa bedroom 1. So tapos na rin tayo dito sa retouch. Ayan na rin, na-retouch na rin ang kanilang closet. Then nagpa-add sila dyan ng dalawang floating shelves, kaya bumalik tayo dyan. So ito yung vanity, binuksan natin, no. So napakalinis guys, no, puting-puti. Matte white yung ginamit natin laminate dyan. At dito sa bedroom 2 guys, ayun na rin yung vanity nila, naikabit na rin natin. So sa bedroom 2 is also finished na rin tayo dyan, no. Napakaganda na. So yung vanity na yan is pinadagdag din. Yan na po lahat nagawa natin, no. Solid na solid guys. Kaya sa mga gusto mong paggawa, PMDM lang po, direct na po kayo sa amin. Hindi lang po tayo pang kondo, pang bahay din, pang mga pang eleganteng tahanan din po tayo, pero gawang Pinoy lang po yan. So eto na, finish na rin tayo sa retouching dito. Malinis na rin tong area na to. So ito yung wall cladding natin na naka-overhang. So ayan guys, sinasabi ko kanina yung dugtungan hindi nyo na makakita kasi dahil sa ating retouching na ginawa. So ayan, wala talaga mababakas dyan. So ito naman po yung guest room nila na tabunan, no. Dito muna tayo sa kanilang T-Brack. So ito yung T-Brack nila guys na napakalaki. So yan guys, no, meron tayong 4 na T5 dyan. Then meron tayong wood strip na color gray. Matte gray yung ginamit naman natin at napili nilang disenyo dyan.
So ayun guys, dito naman tayo sa kanilang office. And dito na rin, kompleto na rin sa electrical. May ilaw na rin guys. So nagkaroon ng changes dito dahil sa aircon nila, no? Pero nabago natin yan late din, nakita nyo guys. Ninagyan na natin ng gusto kasi ni client na may iba-ibang ilaw siya dyan. Then dito tayo sa kanilang master's bedroom. Ito yung wall cladding nila. So nandyan, i-attach na lang yung bed. Ayan, yung cladding din nila sa baba. Dito sa living, ginawa na rin natin. So ayan guys, malapit na talaga tayo dyan on that time. Makikita nyo sa picture mamaya yung mga gawa natin dyan, kung paano natin napaganda yan. So abangan nyo lang guys yung finished product natin. So ito na guys yung office, no? Yan, nagyan na rin natin siya ng ilaw and also ready na rin lahat sa bahay. Yan, ayan yung pagbabago siya sa atin ko, nawala na yung top mo center ng overhead kasi dahil sa aircon. So ayun guys, ang kanyang ilaw iba-iba. So finish na rin tayo dito guys, no? Malinis na rin tayo dyan, no? Pwede na nating iwanan yan at i-turn over sa ating kuyente. So napakaganda, di ba? Wala na, finish na. So eto naman yung ating walking closet, no? Pinalagyan din ng door yung ibang part dito and ilaw also. So ito yung finish na talaga siya, na-retouch na. Pangalawang linis na nga ito guys, eh, kasi nadumihan din nung gawa yung ibang contractor, pero this time ito na yung final natin na linis dyan sa walking closet. So ayan yung mga drawers guys, no? So you can see malinis na malinis na yan, wala nang hahanapin pa. So ayan guys, no? So general cleaning na yung nangyari dyan kasi talagang sobrang sabay-sabay yung mga contractor, no? Pero this time talagang sinarala namin yung walking closet na yan at yung pintuan ng master's bedroom para hindi na pumasok ang dumi. So ayun guys, sana magustuhan nyo, no? Ang angas, diba? O diba, okay na, ito yung mga picture natin, wall cladding overhung natin dyan, the closet sa bedroom 1 and vanity. Dirty kitchen, hindi nakita sa video to kasi hinabon lang ito, additional works to main kitchen nila at TV rack. Diba? Ang ganda naman talaga ng tira natin dyan, no? So ayun guys, no? Sa mga gusto magpagawa, PMDM lang. So ayun yung TV rack nyo, no? TV rack, dirty kitchen. Wall cladding, yan yung mga wall cladding natin, side table nandiyan din, wall cladding li. So ayun guys, yan na yung TV rack, may backing na siya guys. Closet ng bedroom 1, closet ng bedroom 2, wall cladding, master's bedroom walk-in closet, yan na lahat, no? So napakaganda at napasaya naman natin ng ating kliyente on that time, no? Talagang... So ayun guys, nakita nyo naman at nasaksihan na naman natin ang isang napakagandang proyekto na ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na client. So ang nangyari dyan guys is nagustuhan naman ni client yung gawa natin at syempre nagawa naman natin na maayos at naging satisfied naman siya. And guys, congratulations nga po pala ulit sa ating team, mga karpinterong Pinoy na nandyan lagi at patuloy na gumagawa sa atin at patuloy na ginagalingan bawat proyekto na dumadaan sa atin. At ayun guys, sa mga gusto at nais mong pagawa, kita nyo naman ang kalidad ng ating gawa at naway patuloy nyo kaming suportahan, subaybayan, at patuloy nyo po kaming
panoorin sa bawat video na ilalabas namin para makakuha kayo ng mga ideas para sa inyong mga tahanan. So wala pong imposible sa ating mga proyekto na gusto nyo pong ipagawa. Pagtutulungan po natin yan na mabuo at maisakatuparan ng mga cabinet na gusto nyo pong mangyari sa inyong tahanan. So ayun guys, no, ipatuloy nyo pong tanggilikin ang gawang Pinoy, Tatak Pinoy, dahil yan ay ang Karpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. So ayun guys, sa mga katanungan or inquiries, maaari po lamang bumisita kayo sa aming FB page dito lang sa GCS Woodworks and Fit Out. And sa mga bago pa lang po sa channel namin, don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell below para updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas namin. So ayun guys, hanggang dito na lang ang ating video for today. Saludo po ako sa inyo at nagpapasalamat, lalong-lalo na sa nasa itaas. So maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta. Na ipatuloy po natin samahan sa pag-angat ang ating mga karpinterong Pinoy dito sa sarili nating bansa. Dahil ang gawang Pinoy, Tatak Pinoy, yan ang Karpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. So hanggang dito lang po, maraming salamat. Saludo po ako sa mga karpintero sa buong mundo at sa lahat ng mga gagawa. Mabuhay ang Pilipinas. Hanggang dito na lang, break it down.